Si Eileen Batika. Batika, tama? Yes, sir po. Opo, Eileen Batika. Saan to? Oh, yes. Oh, yes. Eileen Batika. Anong problema natin? Hingi lang po sana ako ng advice. Yes, may know your location, Miss Eileen? Quezon City po. Quezon City, okay, Northern. Okay, so anong problema natin? Kasi po, I admit po na nakabangga po ako ng sasakyan. Nakabangga? Opo, kasi po, nalito po ako dun sa dumaan na dire-diretsong motor. Kaya naman po, medyo nasway ako sa yung daanan niya ay nabangga ko po. Kumbaga, nalito na po ako. Okay. To make story short po, nung time na yon dinala po kami sa police station. Okay. And then, sabi nung may-ari, estimated daw po nila dun sa nabangga ko is 30K. Siyempre po, sa sobrang nanginginig na ako kasi po hindi na ako nagpadala sa ospital dahil bumangga nga po yung ulo ko. Nagbigay ako ng 15K para maging okay na. Tapos okay, sabi po nila, dahil po, Saturday po nangyari yon, Monday, magkita kayo para pupunta sa kasa. Ang pagkakaalam ko po kasi, dahil sa lito ko na, parang nasa pistalper. Ngayon po na kami nung Monday, sabi niya po, ina-estimated po nila sa talyer, that is 56,000. Sabi ko po, ma'am, hindi ko po kayang bayaran yung 56,000. Napakalaki po. Tsaka bakit po dito sa Mitsubishi Kasa, akala ko po, meron siyang insurance. Wala naman palang insurance. Second, ano po sila, owner, tapos nagba-buy and sell. Sabi nila, doon daw po nila gustong ipaayos kasi nga po, para mabenta nila. Sabi ko, okay, hindi ko talaga kayang bayaran. So, ibig sabihin, hindi kita kasundo? Opo. Tapos sabi ko, sige po, ma'am, demandan nyo na lang po ako. Tapos ayaw nilang pumayag. Tapos hanggang nagsasabi na sila na, nakakapagsalita na sila na may kapit, marami silang kilalang pulis, kaya naming bayaran yung buhay nyo. Hanggang tinasan namin sila kasi, sir, gusto nila kami papuntin sa police station. Tapos, ang ginawa po namin, tumakas kami, sabi, nag-chat na lang kami, sir, idaan nyo na lang po kami sa legal na pamamaraan. Pwede nyo tama, tama. Demanda. Huwag nyo po kami papuntin sa police station na may tinatawagan din po kayo. Kasi, meron din po silang, nung nagpa-ano po ako, sir, ang pagkakamali ko kasi, nagpa-check ako sa ospital, January 4 na kagabi po. Nagtataka po ako, nagkamali po kasi ako, may pulis akong nakita po doon, nagsabi ako kung ano yung nangyari kasi hingi lang din po ako ng advice sa kanya, nakita ko lang po siya sa loob ng ospital. Nagulat po ako na lahat ng sinasabi ko sa kanya ay sinabi niya na rin po doon sa pulis sa may Kaloob. Basta ito lang gagawin natin. Huwag na sobrang mahaba yung question mo, ha? Basta sige, ito, nakabangga ka o binangga mo or intentional man yan or unintentional. Basta nabangga mo yun. Opo. So, yung ang negotiation dyan, settlement. Okay, settlement. Opo, gusto mo magbayad 30,000, gusto mo magbayad ng 50,000, 60,000. Depende sa inyo yan. Kung hindi kayo magkasundo, mag-file kang kaso. Okay, yun na lang. So, mag-file ang kaso, then let the court decide. So, hindi naman... ang settlement kasi kailangan volunteer yan, walang force na nangyari, dapat voluntary. Kung hindi kayo magkasundo sa settlement, di mag-file ka ng kaso, ganun lang yan, ha? Sabi ko po, sir, ako na lang po magpapaayos sa talyer, ako po lahat. Basta yun yan, basta I just give you the statement. Kung hindi kayo magkasundo, mag-file ng kaso, ganun lang yan, ha? Okay, so thank you, bye-bye. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila, 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-88-56203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and vlogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.